isyu na naman ang sikat na psyche patungkol sa bigla ang pagkawala ng seaman. Ayon nga sa sikat na psychic na si Jay Costura, ay kanya nang matatagpuan ang bungo at kalansay ng nasabing seaman sa kabilang bundok, 10 talampakan ang lalim. Dahil nga sa pagsisikap ng sikat na psychic ay sa wakas natagpuan na rin ang kinaroroonan dito, na labis namang nagpatuwa sa pamilyang Bulahan at ng mga netizens. Ayon nga sa sikat na psychic ay sobrang nahirapan di umano ito dahil sa palipat-lipat umano ito. Ayon nga sa mga netizens ay sobrang talino di umano ng misis nito dahil alam nilang mahuhulaan ni Jay Costura ang kinaroroonan nito at talaga namang ginagawa nila ang lahat para hindi ito matagpuan. At sa ngayon nga, kabilang bundok na naman nila ito ibinaon. Ayon pa nga sa sikat na psychic, ito rin daw ang dahilan kung bakit nahihirapan ang mga otoridad sa paghahanap rito. Ang nasabing bundok na ito ay malapit rin di umano sa isang sapa at hindi lamang kalayuan sa nasabing farm ng seaman. Dagdag pa ng sikat na psychic na si Jay Costura, si Marnel Bulahan ay labis ang pagmamakaawa na huwag siyang iligpit. Ayon pa nga kay Jay Costura, ay nakikiusap di umano itong pobreng seaman sa mga taong huwag siyang iligpit na gawa pa raw niyang tumakbo pero para malayo sa mga taong humahabol sa kanya, ngunit hindi na siya nakalayo pa at ito'y naabutan rin. At talagang matagal na itong pinagplanuhan ang isinisigawang pagligpit sa kanya. Ang nakakalungkot lang ay malapit sa puso ni Marnel Bulahan ang mga tao na iyon. Kaya nakakadismaya dahil lang sa inggit at pera ay nagawa nilang bawian ng buhay ang taong nagpatuloy sa kanila sa kanyang lupa na pagmamamayari. Dagdag pa nga ng sikat na psychic na hindi akalain ni Marnel Bulahan na magagawa sa kanya ito ng mga taong kanyang minamahal. Nakatakbo pa daw ito sa malapad na tubigan at lumuhod na nagmamakaawa na wag nang tapusin ang kanyang buhay. Ayon pa nga kay Jay Costura, ay patunay lamang ang 4 na lumabas sa kanyang baraha na kung babasahin ay 4 na sulok ng bahay o kasama mismo sa loob ng kasambahayan. Dahil dito ay lalong lumakas ang kutob ng mga netizens na ang pamilya niya ng misis nito ang may kagagawa ng lahat. Dagdag pa ni Jay Costura sa ilog na may malapad na daan ang kinaroroonan ng nasabing seaman at malapit nga ito sa bundok ngayon at posibleng itinago ang mga labi, kalansay at bungo ng seaman dito. Ayon pa nga ni Jay Costura, kunting panahon na lang at mahahanap na raw ito batay sa mga ipinapakita ng kanyang baraha. Dahil consistent at hindi nagbabago ang mga ipinakita di umano nito. Nababanggit nga rin ng sikat na psychic na may babaeng involved raw ng kanyang biglaang pagkawala. Ngunit hindi naman niya direktang sinasabi kung sino itong babae, ngunit alam naman raw ng mga netizens na ang tinutukoy nito ay ang mismong misis nito. Kaya malaking tulong di umano sana ito kung magsasalita di umano ito sa mga nakikita at nalalaman niya sa totoong nangyari sa kanyang mister. Ayon naman sa mga netizens ay maaaring takot lamang ito dahil malalapit rin sa kanyang puso ang mga salarin. Ngunit tanong nga ng mga netizens, sino nga ba ang mas matimbang kay Sheila Fuliga Bulahan? Ang mister ba o ang mga taong pinoprotektahan niya? Maaring alam na nga kung sino ang mas matimbang para sa kanya. Kaya dahil dito ay hindi naman mapigilan ng kapatid na babae ni Marnel Bulahan na si Rosnel Bulahan Davis na maglabas ng saloobin. Saan niya? 7 months na Kuya Marnel, asan ka na ba talaga? Saan ka ba nila itinago? Sana sumakay ka na lang ng barko, in 2 months, pauwi ka na sana. Hindi ka namin susukuan, Kuya, kahit umabot pa ng ilang taon paghahanap namin sa'yo. But please help us too. Hashtag justice for Marnel. Nagpaabot naman ng pagdadalamhati ang kapatid na lalaki ni Marnel Bulahan. Ayon sa kanya, Tol, 7 months ka na ngayon. Kahit ilan months pa o taon di ka namin susukuan. Hanapin hanggat di ka mabigyan ng hustisya. Sa ngayon, maaring magbubunyi sila, sige, okay lang. Pero pag ang swerte sumang-ayon naman sa atin, ang sakit ngayon na nararamdaman ng pamilya natin, mas mahigit pa ang balik na mararanasan.
nasa nila. Meron tayong Diyos Ama na alam ko di niya tayo pababayaan. Napakalaking misteryoso ang biglaang pagkawala ng isang 47-year-old na sima na si Marnel Bulahan na nauna na ngang naiulat na nalunod sa Dolores Capiz noong October 6, 2020 at naging usap-usapan nga ito nationwide dahil ayon sa mga netizens na kapag tataka di umano ang pagkaluno dito dahil kung nalunod umano ito ay talaga namang imposible dahil ito'y isang siman at magaling lumangoy. Panawagan ng pamilya Bulahan at ng mga netizens, Chila Fuliga, umamin ka na dahil aminado ang pamilya Bulahan na sila'y hirap na sa paghahanap sa kanilang kaanak, lalong-lalo na ang kapatid nitong babae na si Rosnel Bulahan Davis. Kapansin-pansin rin di umano na walang update ang programa ni Idol Raffy Tulfo patungkol sa imbestigasyon ng nawawalang siman na si Marnel Bulahan. Pero, hindi pa rin sumusuko ang pamilyang Bulahan sa paghahanap rito at buo pa rin ang kanilang loob na ito'y mahanap. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Ang ibig sabihin ni Chila, paano ang pamilya niya? Mas importante ang pamilya niya kaysa asawa at mga anak niya. Chila, alam mo nakakagigil ka na. Sana magsalita ka na para hindi ka na makonsensya. Sinayang mo lang ang asawa mo na si Marnel. Sana makatagpo ka ng asawa na kabaliktaran kay Marnel. Siya ang asawa sa kanya niyo siya hanapin sa puder ng Fuliga na wala si Marnel. Sila ang managot. Justice para kay Marnel, please justice, justice, justice. May kinalaman po kasi siya kaya di niya kaya ipaglaban. Sayang ka lang Sir Marnel na punta ka sa babae na hindi sinuklian ang pagmamahal mo sa kanya. Lalong-lalo na sa mga anak mo, yun na lang dapat lagay niya sa puso niya ni Chila. Ang pagmamahal mo sa anak mo pero wala si Marnel, hinayaan niya mawala ka sa kanya, sa mga anak mo. Sana Sir, magparamdam ka na sa totoong pamilya mo. Kasama kabit sa sangkot kaya ayaw magsalita na wala nananggana si Chila Fuliga sa kaniyang asawa dahil may bagong karelasyon niya. Justice for Marnel para sa family Bulahan, laban lang huwag kayong sumuko at paghanap sa hustisya. May alam talaga si Chila sa nangyari sa asawa niya. Ganon din ako, buhay ng kapatid ko, kinuha mo yan din gagawin sa'yo pag di ka magsabi ng totoo. Chila, kung nakipagtulungan ka lang sana, natapos na to at di na tayo umabot ng ganito. Linisin mo pangalan mo at ng pamilya mo. Magsalita ka, alam naman na alam mo kung ano talaga ang nangyari noong October 6, 2020. Akala ko ba mahal mo si Marnel, pero bakit di mo man lang siya maipaglaban? Sana naman ipakita mo sa kahit na huling sandali na concern ka sa kanya, pati ang buong mong pamilya. Kung hindi kayo guilty sa lahat ng sinasabi ng mga tao dito, ay bakit hindi pa rin kayo nagsasalita?